ko ngayon ng pansit bihon. Ito po ang mga ingredients natin. Sibuyas, bawang, chicken that is marinated with a five spice powder, and then bacon, beans, carrots, and then some cabbage. At ito po ang bihon na ginagamit ko, is vermicelli. Binabad ko na siya sa warm water. And for seasoning, nor but I use this Mitsta low fat. Umpisahan na po natin. Umpisahan na po natin ang pag-isa. First, put the oil and then the onions. And then the garlic. Bacon, we also need to put already para umabas yung fats. A bit more of oil. Pwede na rin i-mix ang chicken. Mix na rin natin ang chicken. Madami po akong sauce dito na pwedeng ilagay. I have sweet soya sauce, 5 spice sauce, oyster sauce para sa mga ayaw po ng maalat, and soy sauce. So, nasa sa inyo na po kung anong gusto niyong gamitin para. Para sa akin, I want to make it a little bit sweeter. Sweet soya sauce. Plus, gusto ko po rin na itry itong 5 spice sauce. A little bit. 1 tablespoon para mas malasa ang chicken. Pwede na rin natin lagyan ng seasoning.
pang natira na magic sarap, lagay na rin natin kaunti. And the pepper. And the pepper. Instead of salt, lagyan na lang natin ng konting soya. Medyo maalat yung bacon, so no need to put salt. And then we can mix now carrots and the beans. Can put a bit of water. Pwede natin lagyan ng konting tubig. We have to lower the fire and then cover it to let the vegetable cook. Lang. Lang under. I-add na rin po natin ang cabbage. Lagyan pa natin ng konting tubig. Konting-konti lang po ang tubig. Normally po, ang ginagawa ko after cooking the vegetables and the meat together, I separate it and then I cook the bihon or the noodles apart. But now I think I can put together the noodles and the vegetables together. Because I already put the bihun in the water, so it's already soft. No need to make it apart from the vegetables.
pinagsama ko na po para sabay-sabay na maluto. Magdadagdag na lang ng konting seasoning. Like oyster sauce or soy sauce for the taste. Malambot na kasi ang bihon kaya hindi ko na kailangan pang lagyan pakuluin sa mainit na tubig ko. Na-absorb na rin ng bihon yung mga ibang tubig kaya lumalabas na ngayon. Hindi ko na kailangan magdagdag. Para magkaroon ng kulay ang bihon, lagyan na lang na nalagyan ko ng oyster sauce. Dahil ayaw ko na maalat. Ganito kadami is para sa 5 persons nito. Itong cabbage na ginamit ko is I don't know how to call it in Tagalog. This cabbage. Ang normal is they have Chinese cabbage, they have the white cabbage. I don't know how to translate this because I cannot find the Chinese cabbage. So this is the first time that I use this kind of cabbage. I forgot to take photo earlier. Medyo maputla, kailangan dagdagan ng lagyan na lang natin ng konti pang soy sauce. It depends to your taste. Ayoko talaga ng maalat. At ayaw ko rin ng maputla. Kaya gusto ko may kulay. Magkaroon ng kulay ang bihon. Yung iba pong kaibigan ko kung magluto ng ganito is madaming tubig and it's not good. Lalagyan nila ng tubig. Dapat kasi ang bihon walang masyadong tubig. Hirap lang haluin. Ito na po ang resulta ng ating nilutong bihon. Pinapadry ko pong mabuti ang bihon. Ayoko po nang may sabaw-sabaw. Gusto ko dry. Pati yung bihon, dry. Kaya kailangan mahinang-mahina na yung apoy kasi wala na. Pero yung bihon talaga, dahil binabad ko siya sa warm water, kailangan mapadry ko pa ang bihon. Dinagdagan ko kanina ng mga 1 to 2 tablespoon ng soy sauce para maging brown. Ito na po.
Sana kung may spring onion, pwedeng lagyan sa ibabaw. Kaya ang iba, pwedeng lagyan ng omelet. Yung egg na slice lang. Para sa topping, pwede din yun. Kaya shrimp. Pwede rin lagyan ng shrimp. Tikman natin kung tama na ang taste. Kung tama na ang dry. Pagka-dry ng bihon. Okay, nalalasahan yung five spice. Ready na. Ito na po ang bihon. At naghihintay na lang sa mga kakain. Masarap ternohan ng tinapay, pandesal. Yum. Thank you for watching.